body is meant to do His word, is meant to do His word, pray again. Now, he asked the Lord na mamatay na yung asawa niya. Namatay na. Kaya, pag may mga tao riyan, hindi ka natutuwa, ipag-pray mo, mamatay na. Pero pag hindi pa gusto kunin ni Lord, pagtiisan mo na. Sabi ng Biblia, carry your cross. Di ba? If your spouse is your cross, then carry your spouse. If your kids are yours, are your crosses, then carry your kids. Amen? Nagiginig mo ba tayo? Minsan alam mo maraming umaalis sa ministry, umaalis sa tawag nila kay Lord. Iniiwanan nila yung calling nila. Ayoko na maglingkod kay Kristo. Puro na lang sacrifices and sufferings. The Bible says, take up your cross daily and follow the Lord. Hindi yung madali ang dapat natin gawin kung hindi ano yung kalooban ng Lord. It's not the easy thing that we must do. It must be the will of God. Nakikinig pa po ba tayo? It's not the easy thing that we must do. But it must be the will of God. Amen? The commandments of God is not burdensome. It's not heavy. The commandment of God is not heavy if we are willing to obey it. Amen? Kapag ayaw natin sumunod sa Diyos, mabigat ang utos ng Diyos. Tama? Kung sinabi ni nanay, anak, bili ka ng suka sa tindahan. Layo eh. Isang hakbang ko lang, nasa tindahan na ako, layo eh. Mabigat yung suka, isang bote. Kasi nga, ayaw niya, tinatapad siya. Amen po ba? Pero pag gusto niya, walang pabigat-bigat, walang mahirap-mahirap. Amen. If you want to obey the will of God, then the commandment of God is not heavy. Amen? It's easy. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Palakpakan natin sa Lord. Malakas. Yeah. So people are destined to die once. And there's no reincarnation. Those who are preaching reincarnation, those who believe that people now will die and then again will live, no? Perhaps in different places, in different body, what? The same person. It's not true. Ang reincarnation ay hindi totoo. Yeah. Sabi ni Ricky Reyes, do you know Ricky Reyes? Ang homosexual na manggugupit na ngayon na may eskwelahan. Sabi niya, if I will die, I will be reincarnated. And I will become a nun. N-U-N, nun, madre. I will become a sur, mother. Yes. Ricky Reyes believes that after his death, he will be resurrected. And he will become a nun. Magiging madre siya. Mother Ricky. Kaya kung tawagin si Ricky Reyes, Mother Ricky kung tawagin siya ngayon. This is true. He believes, no? The gay Ricky Reyes, the well-known, the prominent Ricky Reyes, no? Believes that after his death, he will be reincarnated and he will become a nun. Kaya kung tawagin siya ngayon, Mother Ricky, sabi sa kanya, nakikinig pa ba tayo? So there's no reincarnation. There's no reincarnation. Alam niyo reincarnation? Alam niyo yun? Yun. Kunyari, namatay na ako, tapos yung spirito kong kaluluwa ko, pamasok sa isang katawan doon sa ibang lugar. Hindi totoo yun. Sabi nila, kapag masama ka at na-reincarnate ka, mas maghihirap ka. Kung mabait ka, giginhawa ka pag nag-reincarnate ka. If you are bad, then in your reincarnated body, you will become worse. But if you're good, you will become better. But it is not accepted by the Bible. Hindi yung tinatanggap ng Biblia. Amen po ba? So walang reincarnation. Amen? Alampakan natin si Lord. Yeah. In the book of Hebrews 9:27 says, just as man is distinct to die once, pakisabi once, minsan lang. Minsan ka lang mamamatay. Eh, bakit may mga tao namatay tapos nabuhay?
Number one, hindi sila buhay. Inisip lang ng mga mahal nila sa buhay-buhay sila sapagkat ayaw nilang mahiwalay sa kanila ang kanilang mga mahal sa buhay. Sabi nila, gumalaw, gumalaw. Hindi naman gumagalaw. Dumilat yung mata. Kumintat sa akin. No, this is just hallucination. They are declaring that their dead loved ones are still alive because they will miss their dead loved ones so much. Ayaw nilang mahiwalay. So this is just a hallucination. Ayan. Nakikinig po ba tayo? Number two, may tinatawag na clinically dead. Ano yung clinically dead? Declared by a doctor that the person is already dead. And they call it clinically dead. But in fact, that person is still alive. Yeah. You must know medical term. Many were declared clinically dead, but in fact, they are still alive. Nakikinig po ba tayo? Patay na yan. Ang tawag doon, clinically dead. Pero buhay pa pala. Kaya biglang ihimpal sa mawin, oy, ba't mo kayo papal sa mawin? Buhay pa. Clinically dead ang tawag doon. Amen. Nakikinig po ba tayo? Pero iba si Lazarus. Si Lazarus is dead already. And his siblings, Martha and Mary, were mourning at that time. But even though Lazarus were dead for 4 days, God raised him up from the dead to prove that Jesus is God and He is a miracle worker. Apat na araw nang patay si Lazarus. Sabi nila, Lord, baho na yan. Sabi ni Lord, i-roll ang stone na naka-cover sa grave. Before, tomb is like a cave. No. And it has a stone that are covering the opening of the grave. Then Jesus said, roll the stone. Sabi nila, Lord, it smells bad already. Because Lazarus is 4 days old dead. But Jesus said, if you believe the power of God, the glory of God, you will see miracle. And listen very carefully. In order for us to receive healing, in order for us to receive miracle, in order for us to see the power of God, we must believe God. Kung gusto mong makita ang kapangyarihan ng kalungkapan ng Diyos, kung gusto mong makaranas ang kagalingan ng Himala, kung nais mong makaranas ng matinding pagpapala ng Diyos, maniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Eh pag lagi mo sinasabi, habang buhay, mahirap na lang ako. Ito lang talaga yung grade ko, 75 lang, ayos lang yan. Minsan bagsak, minsan pasado, ayos lang yan. Nakikinig mo ba tayo? So, hindi po totoo yun. In fact, the Lord is changing us from glory to glory. The Lord is giving us increase upon another increase. The Lord is promoting us and again and again. Nakikinig po ba tayo? So kaya hindi kalooban ng Lord na up and down ng ating buhay. Our life should not be like an elevator, up and down. Dapat up, up and away! Amen? Palakpakan natin siya. Just as men is destined to die and after that to die once, minsanan lang mabuhay ang tao. Minsan lang. Yung iba hindi naman patay. O hindi naman buhay yung iba, dinidiklara lang na buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Huwag nyo ilibig yan, buhay pa yan, buhay pa yan. Eh patay na eh. Eh iba naman, dinidiklara ng doktor, patay na yan, ang tawag doon, clinically dead. But in fact, buhay pa yun. Pero meron naman talagang binubuhay ni Jesus like Lazarus. Nakikinig pa mo ba tayo?
Amen. Just as man is destined to die once and after that to face judgment. To die once. Minsan lang nabubuhay ang tao. Amen. Minsan lang. Sabi mo sa katabi mo, you will only live once. Be careful, not only to your heart, but be careful to your life. Take life seriously. You will only live once. Our life is not like a scratch paper. Do you know scratch paper? Ang scratch paper, pag nagkamali ka, lalamumusin mo, tatapon mo. Tama? Scratch paper, no? If you will make a mistake, kaya ang scratch paper, eh, di ba? That paper, you will scratch and throw it away. But your life is not like a scratch paper. You have to be very careful with your life. You cannot rewind your life. God can forgive you all your mistakes, but you cannot rewind your life. Hindi mo na pwede ibalik pa yung nagdaan pa na. Naku, nagkamali ako ng umibig. Bakit pa nataranta ka agad ako sa kanyang mga ngiti, sa kanyang mga, sa kulay ng kanyang buhok, sa kanyang mga text, nagkamali tuloy ako. Lord, ibalik mo yung dati kong buhay para iayusin mo yan para hindi na ako magkamali. Nasabihin ng Panginoon, hindi na maibabalik yan. Ang gawin mo, huwag ka na uli pang magkamali. Amen. You cannot rewind your life. No, there's no time machine that you can return to the old days, the former days. Hindi po. Walang time machine. No, meron noon na mga story noon na may time machine. Sasakay ka sa time machine tapos babalik ka sa nakaraan. Eh, wala naman talaga gano'n. Amen po ba? Tandaan ninyo, habang buhay may pag-asa. Kung nagkamali ka ng nakaraan, sikapin mo, bumangon kayo. Amen? God is very much willing, no, to welcome you with an open heart and an open wide arms. Amen? The Kingdom of Jesus Fellowship also, di ba, is willing, no, to accept you. Kaya nga nung nakaraan, di ba, isang sister, pinapabati natin. Hali nga, pati kami, Ate Chi. Nahiya lang sa gilid, ayaw bumati. Kulang ka nga, pwede mo sabihin sa kanya, you can also propose, can I be your sister-in-law? Ate Chi. Usong-usong ay yun, trending kayo yun ulit. Hindi, chap lang yan. So it means, you know, God is a forgiving God. Amen? God always willing to forgive us as long as we are willing to return to God. Amen? Hanggat handa tayong bumalik sa Diyos, handa tayong patawarin ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Sigaw-sigaw tayo. Thank you, Lord! Mas malakas, louder. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Luke 23:43. Jesus answered him, I tell you the truth. This is the truth and nothing but the truth. Today, you will be with me in paradise. Paradise means heaven. Write it down. Paradise means heaven. Write it down. Yeah. Come on. Type that in your cell phone, in your iPad, in your laptop. Take that note. Paradise means heaven. It is also called the third heaven or the big throne of God. The third heaven or the big throne of God. P-E-A-K. The big, pinakamataas na. Pag sinabi mo big, P-E-A-K, big. Pinakamataas na yun. Ano ang first heaven? The first heaven is the sky, the clouds. The first heaven are the clouds. That is the first heaven. The second heaven, yung mga lalagyanan ng mga moon, sun, and stars. Ano tawag nyo sa lugar na yun? Ha? Where the
sun, the moon, and the stars are located. This is the second heaven. And the third heaven is the big throne of God, the kingdom of God. Some scholars believe that heaven is in the north. Yes. According to Psalm 75 verse 6. Yun ang paniniwala nila, pero hindi tayo sure doon. Promotions comes not from the east, nor from the west, nor from the south, pero hindi binanggit yung north. So they believe that the heaven is in the north side. Gusto niyo bang malaman kung nasaan ang lagi? Pumunta tayo. Huwag tayong papaiwan. So don't be left behind. Don't be left behind. Itawa pa mo ba rito? Sabihin mo sa katabi mo, pwede kumain basta nakikinig. Sabihin mo, pwede kumain, huwag lang matulog ka. So, paradise, heaven, or the third heaven, or the big throne of God. Yan ang ibig sabihin ng heaven. It is also called the Abraham's bosom. Abraham's bosom. The Abraham's side. Abraham's side. Sa tabi ni Abraham, or Abraham's bosom. Write it down. Ano ang tinatanggal niyan? Maglista ka, sumulat ka. Abraham's side or Abraham's bosom. Sulat. Sulat na sulat abang umumuya at kumakain ng pabulgamat ng kendi. Sumulat. Abraham's side or Abraham's bosom. Nakikinig mo ba tayo? Yes. Yeah. Ano ang langit? Ano ang langit? The big throne of God. Ano pa? Abraham's side, Abraham's bosom. Or paradise. Jehovah's Witnesses, the religion Jehovah's Witnesses believe that the earth is the paradise. No. They believe that the earth will be changed. And they call this earth paradise. But that is an erroneous teaching. They are in error. Nakikinig pa po ba tayo? Paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses, itong lupa, babaguhin ito. At gagawin itong paraiso. Yeah. Mali po yun. Mali. Truly, the earth will experience peace for 1,000 years. It will happen during millennium reigns or millennial reigns. It will happen during millennium or millennial reigns. 1,000 years reigning of Christ. Isang libong taon si Kristo ay maghahari sa mundong ito. Kasama ang mga naiwan sa tribulation period. 7 years great tribulation period. Those are yung mga naiwan na nakatapos sa great tribulation period for 7 years ng mga mortal people. Tinira sa earth. And those na mga na-rapture, no? Those who rapture, they will come down from heaven and will live here on earth for 1,000 years. Nakikinig po ba tayo? So the nations of the world will experience peace during the 1,000 years reigning of Christ. Yeah. And after that, lalilitaw si Satan. Guguluhin niya uli ang mundo. Magdi-deceive na naman siya, and many will be deceived by Satan. But a fire from heaven will consume Satan. Nakikinig ako ba tayo? Will burn Satan. And that is the end of Satan. And Satan will be thrown into the lake of fire forever. Satan will be tormented in hell forever and ever. Amen. Nakikinig po ba tayo? So, makinig tayo maigi. Ito tayo ngayon, darating yung rapture. Rapture means it's not the way to caught up in the air. Came from the Greek word rapturing.
rapturi. No. It's not some way to go up in the air. No. Christians will be raptured. Will be snatched away, will be caught up in the air. In the last trumpet call of the archangel of God, I do not know how many trumpets call will be made. But at the last trumpet call of the archangel of God, Christians will hear that call. Amen. And Christians from having mortal bodies will be changed into immortal bodies. Yeah. Nakikinig pa ba tayo? Itong ating mga katawang mortal magiging immortal na. Itong mga katawan nating lubang iyan, mga tabinging ilong, kilay na pigi, kilay na tabingi, mga labing pangitim, kulay namumula lang sa lipstick. Mga butas-butas na mukha, all parts of our bodies will become perfect. Amen! Praise God! Magiging perfect kaya. Amen? I will be 6 footer at that time. Hallelujah. Mabuti nga ngayon, may pampatakad na eh, di ba? Meron ng Lorera growth factor, no, that can be taken by kids in order for them to become taller. May napainan po si Osef niya para maging sentro yan. Center of attraction. So, are you still with me? Yeah. Ayan. So, palakpakan natin sa kulit si Lord. Okay, listen very carefully, ha? Rapture of the church. Then after rapture of the church, the Antichrist will come. During 7 years, great. Israel has no peace. Even until now, Israel is fighting for his independence, and the Palestine people will not accept, no, the independence of Israel. Nakikinig pa po tayo? But when the Antichrist will come, he will reveal himself as the Messiah. Yes. Magpapakilala siya, ako si Kristo. Yes. And the Israelites will believe that the Antichrist is the Messiah. Alam ba ninyo na hanggang ngayon, ang Israel ay naghihintay pa rin sa Messiah? Messiah has already come. Jesus did come already. But the Israelites didn't believe that Jesus is the Messiah. Why? Because Jesus Christ at that time is just riding in an ox. As noon lang siya nakasakay. Yes. He thought, no, that the Messiah will be guarded by chariots of warriors. Yes. Sitting in a beautiful horse, wearing a crown, majesty crown. Pero nagkamali sila. Nang dumating si Kristo Jesus, grabe yung mga alagad niya, mangingista si Pedro. Nakikinig pa ba tayo? Yung mga alagad niya, mga ordinaryong tao lang, maninigil ng buwis. Mga ordinaryong tao lang, you know, the disciples of Jesus Christ were just as ordinary people. And I tell you, God uses ordinary people like you and me. Ang teachers mo, you will be the one to be used by God to save the world for Jesus. Hallelujah! Malakpakan mo ng malakas si Lord. Sabihin mo, I will be the one to use by God to save my neighbors, my classmates,
My schoolmates! I mean, schoolmates, lakas ang ninyo! My professors! My relatives! The Philippine Island! And the nations of the world! Amen! Palakpakan natin si Lord! So, ako ba ang gagamitin ng Panginoon? Ako ba yung magtatangulit? Ako ba yung mangangaral? Ako ba yung magpapaapit? Ako ba yung tutugtog? Ako ba yung sasayaw? Ako ba yung magiging pastora? Mukhang hindi naman ako karapat-dapat, hindi naman bagay sa akin yun. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Don't believe it, do not despise yourself. Nung una, di ba, hindi ka nagbibigay, pero lumaki na yung binibigay mo, di ba? Gusto kong sabihin sa'yo, itong anniversary, darating na ito, mas malaki ang ibibigay mo. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, I will give! Big offering before the anniversary come. Yes. May tao pa mo ba rito? We will use the money for the grand anniversary. Nakikinig pa mo ba tayo? Praise God. Hallelujah. Kaya nga nung bago mong born again, gustong-gusto ko yung kanta. Just ordinary people. God uses ordinary people. He uses people just like me and you. Search that in the internet. And mag-special na pregata ko that song. Nagiginig pa po ba tayo? God is using ordinary people. Huwag mong maniitin ang sarili mo. Do not compare yourself to other. Because you are a unique DNA. Lahat pa rin para sa tayo ng fingerprint at thumbprints. Hindi, magkakaiba yan. Pag hindi, if you do not know how to write, you know, the government will require your fingerprint. Why? Because each one of us has different fingerprints. So don't compare yourself to others. Amen. Be faithful to your God and be faithful to yourself. Amen. Amen. And be faithful to the kingdom of Jesus Christ. Amen. May tao pa ba rito? We belong to the body of Christ. We are part of the body of Christ. We love them so much. Sabi nga sa akin ng kaibigan mong pastor at anak mo espiritual, iboboto niyo po ba si brother para presidente? Sabi ko, hindi. Yung mga Muslim ka, iboboto siya. Mahal ko siya bilang kapatid ko kay Kristo. Pero hindi ko siya iboboto. Amen. I will not vote brother for president because he is not called by God to become president. He is called by God as a man of God. Romans 13:1-7. There are called to be in the government. Romans 13:1-7, write it down. But in the book of Ephesians 4:11-16, there are also people whose calling are apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Amen? Ephesians 4:11-16. Kaya tanong sa akin ng kaibigan mong pastor na anak ko rin espiritual, magamay siya mula sa ibang church, sabi niya, iboboto niyo po ba si brother? Pagka-presidente, hindi. Hindi ko siya iboboto. Mabuti siyang tao. Alam mo, mabuti siyang tao. Pwede ka ba namang maging lingkod ng Diyos pag hindi ka mabuti tao? Amen mo ba? Mabuti siyang tao. Alam ko. Hindi siya kurakot. Alam ko rin. Pwede ka ba namang maging lingkod ng Diyos na kurakot ka? You can never be a man and woman of God if you are corrupt. You can never be a man and woman of God if you are dishonest. If you are not right with God. Our brother is overqualified to become a president. That is the reason why I will not vote for him. He is overqualified. Amen.
It means she is not intended in malangan niya. Amen. He is intended to preach the gospel of Christ. Amen. I was once become a seaman. I did study in PMI, taking up marine engineering. But the Lord did not allow me to continue. I want to become an engineer. I want to take up electronics communication engineering. But the Lord did not allow me to continue. I want to become a businessman. But the Lord did not allow me to become a businessman. Amen. The Lord's will prevail. Amen. I became a preacher. Tama mo pa rito. Ang kalooban ng Diyos ang masunod. Amen. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Pakisabi natin, let God's will be done in my life, in my family, in the Philippines, and in the nations of the world. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Kaya Kingdom of Jesus eh. Kingdom of Jesus came from Matthew 6:10. Let your kingdom come and let your will be done here on earth as it is in heaven. And it also came from Daniel. What verse? 7:14 to 44. Daniel 2:44. And John 18:36 and 37. When Pilate, no? When Jesus Christ, no? Brought to Pilate, no? Jesus said, "My kingdom is not of this world. If my kingdom is in this world, then my servants would fight for me. But my kingdom is from another place," he said. "My kingdom is from another place," sabi ng Lord. And Pilate said, "Are you a king?" Sabi ni Jesus, "Ikaw na may sabi niya." Nakikinig pa ba tayo? Is Jesus a king? Yes. Because God the Father and Jesus are one. John 10:30. Amen. Don't believe the lies of the religions that Jesus Christ is just like a man, a prophet, a good man. But in fact, Jesus Christ is God manifested in the flesh. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin sa Lord. Anong sabi ng magnanakaw? If you are God, di ba, there are two criminals, no? Beside Jesus Christ. One criminal said, no? No. One criminal heard insult to Jesus. "If you are God, then save yourself and save us," one criminal said. But one criminal said beside Jesus, "Don't say that. He has no sin and we are sinners." Jesus, one criminal said, "Remember me if you are in your kingdom." Kapag nasa paghahari ka na, alalahanin mo ako. And Jesus said, "Today, you will be with me in paradise." Ngayon din, ipagsasama kita ng paraiso. Heaven is paradise. A perfect in beauty, perfect in everything. Yeah. No more tears, no more sorrows. A perfect place, perfect beauty. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, walang makapagsama. Hindi pwedeng masabi ng bibig ko ano yung langit. Unexplainable, inexpressible kung ano yung langit. Do you want to be in heaven someday? Sino gusto pumunta ng langit? Sino yung gusto tumulan sa mga Jehovah's Witnesses? Na dito na to sila sa lupa. Jehovah's Witnesses don't believe in hell. Ang mga Jehovah's Witnesses, sabi nila, ang impyerno, libingan lang. Mali. Nalibinig pa ba tayo? Amen. Today, you will be with me in paradise. Kaya pag namatay tayo, saan tayo pumunta? Sa langit.
Amen. Next. Next, ano sabi ka? I know a man in Christ for 14 years ago was caught up to the third heaven. Not the first heaven, not the second heaven, but the third heaven. I know a man in Christ for 14 years ago was caught up to the third heaven. This is Apostle Paul. You know, Apostle Paul was a humble man. Instead of saying, I am that man. No. He is declaring, I know a man. Because he is a humble man. I know a man in Christ 40 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I don't know. God knows. Hindi niya raw alam kung itong buong katawan niya dinala ng langit o espiritu lang niya dinala ng langit. I do not know if my whole body brought up to heaven or only my spirit and soul brought up to heaven. Nakikinig po ba tayo? Only God knows. And I know that this man, he is repairing to himself. I know that this man, whether in the body or part of the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise. Paradise is in the third heaven, paradise. Paradise. Gather your classmates and teach this truth to your classmates. Gather your friends and teach this truth to your friends. Gather your relatives and teach this truth to your relatives. Tell this to your professors. Post it in the internet, in your FB account. Tell the world that after death, we Christians will be taken to paradise in heaven. Amen! Alakpakan natin si Lord. Sabihin mo sa kanila, pag namatay ako, salamat ako pupunta. Pag sinabi nila, because that is what the Bible is saying. Amen? Amen. Eh, nagsasabi ng Biblia. Tanayin mo katabi mo, saan pupunta pag namatay ka? Amen. I was caught up to paradise. I was caught up to paradise. He heard inexpressible things. Things that a man is not permitted to tell. Mahirap may kwento kung ano yung langit. Makakapagkwento siya ng bahagia pero not complete. He can tell us a little about heaven, but not the complete, but not complete. Are you still with me? Grabe. Kaya masarap sa langit talaga. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano ang pangalan ng langit? Third heaven. And what else? Paradise. Abraham's bosom, Abraham's side. Yeah. Next verse. Next number. Yeah. After death, judgment comes. Pagkatapos ng kamatayan, anong kasunod? Paghuhukom. No purgatory. No soul sleep. No. Jehovah's Witnesses and other religions believe in soul sleep. Ano yung soul sleep? Nagkikay sa akin. Pag namatay ka, matutulog ka na muna. Tulo, pag mag-ingay, makinig ka maigi, huwag muna magkwento, nagkikwento ako. Matutulog ka muna. Sa huling panahon, gigisingin ka. Mali. Ang spirit at kaluluwa ay hindi natutulog. Our spirit and soul don't sleep. Our body sleep, but not the spirit and not the soul. The soul and spirit are inseparable. Though these are two different things, but these are inseparable. Nakikinig pa po ba tayo? Yan. It can be divided by the word of God, but magkasama yan. Hebrews 4:12. The word of God is like a double-edged sword. It can separate the bone and the marrow. It can separate the spirit and soul. Nakikinig po ba tayo? It means magkasama yan. Magkasama yung spirit and the soul. Nakakita na ba kayo ng buto? Sa buto may utak. Sa mga bulolo, asarap sipsipin di ba? So yung bone, may marrow. Ganun ang soul, ganun ang kaluluwa, may espiritu. Gets? Ganda yung mga tabi mo, gets mo ba?
Pag namatay ang tao, yung katawan babalik sa alam mo. Pero spirit kaluluwa niya, dalawa pupuntahan is either heaven or hell. No purgatory, no limbo, no gloria. I'm sorry for the Catholic teaching. We love the Catholics, but purgatory is not the hindi tinatanggap ng Biblia. Itao pa ba? Next. Book of Maccabees in Catholic Bibles is not included in the original Bible. Book of Mac, ayan. Alam mo ba na merong Book of Maccabees? Maccabeo. Listen very carefully. Ang aklat ng Maccabeo ay nasa libro ng mga Katoliko. Ang libro natin, Old Testament at saka New Testament. Ang Katoliko, tatlo. Old Testament, New Testament, Apocryphal books, or Deuterocanonical books. At nandiyan ang Maccabeo para ang purgatorio ay kanila masabing totoo. Nakikinig pa kung ba tayo? The original Bible composes of the Old Testament and the New Testament. But the Catholic Bible has books in the middle of the Old and the New Testaments. They call it the Apocryphal books or the Deuterocanonical books. And then, mayroong verse doon sa Second Maccabees, I forget the verse of the chapter, na pwede yung prayer for the dead. Kaya siguro meron sila nung nakikinig pa kung ba tayo. Pero ngayon, listen very carefully, but now, the Catholic religion mix that Deuterocanonical books and Apocryphal books, they mix it in the Old Testament. Yes, kaya nung pag mga Catholic Bible ngayon, wala na yung gitna. Nakasama na sa Old Testament. They mix it in the Old Testament. Matalino sila. Amen? Inihalo nila, pero hindi talaga kasama yun. Nakikinig ba kayo? Kaya meron silang Esdras, Tobit, Maccabeo, Baruch, what else? Ha? Maccabees yan. Joshua knows it because he is studying in UST, a Catholic school. Ateneo, Lasalle is also in Catholic school. Lasalle is also Catholic school, right? Brother Jack is studying in Lasalle, a Catholic school. But in fact, Brother Jackie came from a family of Buddhists, right? Your father is a Buddhist? No. What religion in your family? Not. From no religion, he is now a Christian. Yes. He looked like Filipino, but he is not a Filipino. He is a pure Titus. Her mom and pa and dad are both Titus. He can speak English a little. Hindi mo kang mga Taiwanese siya, di ba? Pares lang kami ng mata, oh, tinan mo. Pati sa Taiwanese. Yeah. Nakikinig mo po tayo. Pag magtuturo ako ng purong Tagalog, hindi niya maintindihan. Yes. Hindi niya. Kaya pag narinig niyo ng Tagalog ako, tapos si Joshua nagsasalita, kinakausap siya, kasi ini-interpret ni Joshua sa kanya yung Tagalog na sinasabi ko, kasi hindi niya naintindihan. Kaya hindi nag-iingay si Joshua. Parang masabi natin si Joshua, ingay, sinasabayan si mama niya. Hindi. Kasi hindi naiintindihan ni Brother Jackie. Kaya ini-interpret niya. Get it? And aside from that, in the website, in the internet, no, many people in abroad are watching to us. Yes. Nakikinig ba kayo? You know, they told Pastor Michael, you know,
the preaching of your pastor in YouTube. Yes. Kaya we can use the internet to reach the world for Jesus. Praise God. Palakpakan natin sa'yo. Amen. Okay. Yeah. Any prayers and offerings for the dead are only useless. Prayers for the dead, food for the dead, candles for the dead, flowers for the dead are only useless. Kaya yung mga pagkain para sa patay, food for the dead, prayers for the dead, candles for the dead, and flowers for the dead, give it all to me. Yes! Don't give it to the dead. They have no feeling anymore. They will not feel it. But if you will give the food to me, oh, it's good, it's nice. Especially money, huh? I will use it. To buy not big lamp in order for us to found that church, to establish a church in Metro Manila and in different parts of the world. Isipin mo sa lugar na ito, we are paying 35,000 and above just monthly for this place. It's in the portal, I tell you. Eh, pagkakaroon ito, hinihikal ka na eh. Hika. But we are paying 35,000 and above for this place. You see? It is not a joke. But you know, God is faithful, amen? Because you are faithful in giving your tithes and offerings, amen? Your first fruits, amen? Wala na sa masa mo. Alam mo, ito mga katapad, sabi mo, thank you for being faithful in giving. God bless you abundantly. And time will come, we will buy our own land. And we will put up a big church. One of the biggest churches upon the face of the earth. Hallelujah. Bibili nyo ng mga taga-Kingdom of Jesus Fellowship. Amen? We will build a big a church. Money came not from politicians, but from the faithful members of the Kingdom of Jesus Fellowship. Amen! Alam pa natin sa Lord. Hallelujah. Praise God. Yeah. Any prayers and offerings for the dead are all useless. We will be judged according to what we did here on earth. Ecclesiastes 12:13-14. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments. For this is the full duty of men. For God will bring everything into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Kaya habang nabubuhay tayo, ngayon na tayo magpakabuti. Hindi pwede. Sige, inama mo ng inyong anak. Sige, manitigar niyo, manitigar niyo. Pag namatay ako, ipag-pray mo na lang ako. Walang gano'n. Prayers for the dead are all useless. We will be judged according to what we did here on earth. Not because of the prayers of our loved ones. Di ba merong special na misa? Special na bulaklak, special na kandila, di ba? Pag mahirap ka, kandila, sperma. Pag mayaman ka, yung mga scented candles, di ba? Pag mahirap ka, ikaw lang yung umiiyak. Pero pag mayaman ka, may taga-iyak ka. Sige, iyak kayo. Ito pa 1,000, iyak kayo. Di ba, totoo naman? Oh. Pag mahirap ka, mayroon regular mass, di ba? Eh, pag mayaman ka, special mass. Pag mahirap ka, mga bulaklak ng kangkong, ganyan. Mahirap ka eh. Pero pag mayaman ka, you know, di ba, expensive flowers for the dead. I tell you. Pag mahirap ka, yung kabaong inihagis talaga, patok-patok ka lang. O, pag mahirap ka, pero pag mayaman ka, nakamusuleyo, di ba? O, it's the tiles with Bermuda grass. Eh, pag mahirap, patok-patok na lang sa taas. Pag dinalo mo November 1, nasa sangabay ang patay ko. Hindi ko na makita, hindi ko na matanda na. Alam mo, may puno rito yun eh.
centering in the north and the south are big cemeteries. It's hard to find our the tomb of our dead relatives. Yes, it's hard. Eh kung mayaman ka kay Fernando Bote, alam mo na yun kung nasa ito. Eh kung mga mahihirap na kagaya nila, mayaman na tayo ngayon eh. Diba? Natin doon, di mo makita. E tao ka ba? Kaya kung pumunta ka sa libingan ng iyong mahal sa buhay kay hindi, walang problema. Kaya nung araw ka pumunta sa kanila, wala kang problema. Patay na sila. Habang buhay pa mga mahal mo sa buhay, gawin mo na ng maganda. Amen? While your relatives and friends and all people on earth are still alive, do good to them. While you are still alive, do good to others. Amen? If death comes, everything will be useless. Okay, next. We're almost done. Man has only two destinies. It's either heaven or hell. So we must choose now. Man has only two destinies. It's either heaven or hell. For the wages of sin is death in heaven or in hell. But the gift of God is eternal life in heaven through Jesus Christ.